Gumugulong na ang preparasyon sa Kamara para sa ika-apat na State of the Nation Address ni Pangulong Duterte sa July 22. Balitang hatid ni Ian Cruz. Nagpulong ang mataga Kongreso, taga Malacanang, pati na ang security forces na magtutulong-tulong sa pagdaraos ng ika-apat na State of the Nation Address ng Pangulong Duterte sa July 22. Nag-walkthrough rin ang grupo sa plenaryo ng Kamara kung saan magtatalumpati sa joint session ng Kongreso si Pangulong Duterte. Yung mga preparations has been the same through the years, except for siguro very, very minor details. Naipadala na raw ang mga imbitasyon sa mga bisita, kabilang na ang miyembro ng Diplomatic Corps at mga dating Pangulo. Business attire of Filipiniana pa rin ang itinakdang kasuotan sa SONA para sa mga panauhin. Ayon sa Acting Secretary General ng House of Representatives, nasa 4.7 million pesos ang tinatayang gastos sa ika-apat na SONA ni Pangulong Duterte. Mas mababa ito sa ginastos na 4.9 million pesos noong nakaraang SONA. Hindi pa raw tiyak ang ihahaing pagkain sa tradisyonal na handaan. At kabilang sa pinagpipiliang potahe, ang Filipino, European at Caribbean dishes sa menu. Tiniyak ng House Sergeant at Arms na nakalatag ng seguridad para sa SONA. Wala naman daw silang natatanggap na direktang banta, pero ikinonsidera rin daw sa paghahanda ang napaulat na Pinoy suicide bomber ang responsable sa isang pag-atake sa Sulu kamakailan. Hindi namin pinababayaan, tinitingnan namin. That's why we initiate yung direct na contact na with NICA, ISAF, and other intelligence units to see kung meron talagang connection or possibility na umamot dito. Noong nakaraang SONA, na-delay ang talumpati ng Pangulo dahil sa pagkapatalsik sa pagka-speaker kay Representative Pantaleon Alvarez at paglulukluk kay Gloria Macapagal Arroyo bilang House Speaker. Handa kaya muli ang Kamara sakaling magkaroon na naman ng delay dahil sa eleksyon ng bagong speaker? We always prepare for contingencies but hindi po namin pinapasok sa isip namin yung mga delays. Ian Cruz, GMA News.